Farmers in the Philippines are left devastated due to the extreme temperatures that have put their crops and livelihood at risk. Climate changes nandiyan. So makakaranas tayo ng matinding tag-init, guys. Metro Manila and 15 other areas nationwide are seen to have dangerous heat index on Monday, Thursday, according to the State Weather Bureau. Magkakaroon din tayo ng water shortage. Yes, madalas naman nangyari to, pero itong 2024 is kakaiba talaga. CDRRMO together with our Shenro went around the city and make sure how many were affected. City Mayor Rama, Michael Rama, made a declaration that the city is under a state of water crisis. Another thing na kailangan nating paghandaan is may nakikita ako kasi it's preparation of two countries na talaga magkakagulo. Merong makapangyarihang bansa na mapag-abot talaga, as in talaga magkakagulo sila. So, isa na sa mga listahan dito ang China. When it comes to payment talaga, so alam naman natin na parang napaka-innovative na natin. Pero ngayon, parang i-insist sa atin na we will gonna use chips na with the payment. So, meron na mga bansang gumagamit nito, pero i-introduce po yan dito sa Pilipinas. Another thing na paghahandaan natin ang sakit na naman na pinaparamdam sa akin, pero ito po ay kakaiba. Yan. Kakaiba siya, it's because of para siyang COVID, pero mas malala sa COVID ito, guys. So, tatama siya by the month of September, October. So, we have to be ready in that case. Sa politics, so sa nakikita ko at nararamdaman ko, medyo magulo. Yan. So magkakaroon ng twist. Merong babaeng na mag-stand up talaga. Yan. So paghahandaan din natin yan. Ang ekonomiya naman natin is medyo tataas siya, no? Pero isa sa din sa paghahandaan natin, madaming uuwi sa bansa natin na unexpected, and papauwiin ang mga Pilipino. Yan. So sa nakikita ko kasi parang isa siyang grupo ng mga Pinoy na biglang uuwi. Sa mga OFW, mag-ingat po kayo dyan. Isa sa mga reasons dito is like uuwi sila. Kasi may gulo ako nakikita sa ibang bansa talaga na which is affected yung mga Filipino community natin ngayong taon. Yan, isa sa mga dahilan yan. Ulitin ko sa inyo, this 2024,
kailangan natin paghandaan na mag-imbak po tayo ng madaming pagkain kasi makakaranas tayo ng climate changes. Makakaranas tayo ng sobrang init. Yan. Magkakaroon din tayo ng water shortage, of course, sa because of sa sobrang init na mangyayari sa atin. So, huwag niyo kalimutan mag-imbak na madaming tubig. And then, food. Tapos, sa nakikita ko, ang pinag-aalala ko ngayon kasi is medyo tataas ang crime rate dito sa bansa natin. Ayan. Sa showbiz naman, sa nakikita ko, medyo exciting part. It's because of, yun nga, may nakikita ako na isang singer na magkakaroon ng pregnancy this year. Yan. Tapos, isang singer din na magkakaroon ng same-sex relationship. So, babae po ito. Yan. So, hindi na siya si Cherise. Pero, yun nga, isang babaeng singer. Sikat na singer ito. And, malilink siya sa isang same-sex relationship. Yan. Well, madami kayong aabangan sa akin. More of collaborations with the stars, yan. So, madami kayong aabangan sa akin. It's because of hindi ako magsasawang tumulong, lalo sa mga nangangailangan. Ayan. So, balancing lang po ang life ko ngayon. So, I need to enjoy my life. So, I have 2 kids. So, gusto ko din palang pagpasalamat kay Lord na talagang He's protecting me kasi this past few days, me and my cameraman, medyo nagkaroon kami ng a little accident. Yan. So, nabangga yung sinakyan namin. Kinat po kami. Pero, thank you Lord, we are all safe. Yan. Talagang, huwag tayo makalimot magdasal, guys. Sa mga Nationatics worldwide, sa mga abangers at bago kong mga subscribers, mag-ingat po kayo sa mga scammers. So, sa mga gusto kong makausap, sa mga gustong kumuha sa akin ng appointment, make sure na i-video ko niyo yung dalawang admin ko para hindi po kayo ma-scam. And lagi ko pong tinatag yung dalawang admin ko, trusted admin ko, si Irene and si Abby. Yan. So, gusto ko din magpasalamat sa mga mahabang pasensya talaga na nag-aantay sa lineup nila para ma-reading ko. Maraming salamat po talaga. Sa sobrang dami, hindi ko kaagad na-accommodate kasi meron din akong mga importanteng bagay na ginagawa, yung biglaan. And gusto ko din pasalamatan yung mga otoridad natin dito sa Pilipinas kasi they are trusting me. Ayan. So sa mga na-resolve kong case, hindi po namin talaga sinasa publiko yun, hindi nyo lang po alam, for my safety din. So maraming salamat talaga. And sa mga taga Japan, soon nandyan po ako and we are fixing it now. Nag-aantay lang po kami sa schedule namin. And soon sa US naman, malapit na po yan. Antayin nyo lang po ako. Maraming salamat talaga. So, lagi tayong mag-ingat guys. Walang imposible pag nasa puso po ang mga dasal natin. The universe is listening us guys. So, Lord is with us every day in our lives. Basta marunong lang kayong tumawag sa Kanya. Ayan. So gusto ko din pasalamatan yung mga magpapaganda sa akin ngayon. Charot lang. Ayan, so I would like to
say thank you sa Baker Slim, yan, kay Dr. Baker, thank you so much sa pagpapaganda po sa akin. So, sa mga gusto ding makakuha ng mga merchandise sa akin, so, you can click sa mga sinishare ko sa Shopee, ayan, so, maraming salamat sa mga sumusuporta doon sa Shubini. Maraming salamat sa mga sumusuporta doon sa souvenir shop ko pa. Maraming salamat. So maraming salamat. Hindi ko na masyadong hahabaan 'to kasi ayun nga, masyado nang toxic yung environment natin. So hinighlight ko lang po ang importanteng detalye na magaganap ngayon 2024. Maraming salamat, Nostrenatics Worldwide.